Kumusta mga chong? Isang mabilis ang updates na para sa ating PBA updates. Pero bago yan, pakilike muna ng ating video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Prince Caperal, last chance sa Barangay Ginebra. Ito ang si Prince Caperal mga chong, ay ang matunog na planong bitawan ng Barangay Ginebra. At sa mga nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra ngayong Philippine Cup, ay nag-a-average lang itong si Caperal ng 4.1 points per game at 1.1 rebounds per game. Napakababa nga niyan, kaya hindi na ako magugulat na bibitawan ito ng Barangay Ginebra pagtapos na pagtapos ng Philippine Cup. Ayon niya sa mga source, ay ngayong Philippine Cup nga ang pagkakataon ni Prince Caperal na patunayan na deserve nito ang slot na ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cone. Pero ito nga rin ang last chance na ibinigay sa kanya ng Ginebra management. Para sa akin mga chong, ay napakadaming kulang sa laro nitong si Prince Caperal. Ang laro nga lang nito ay more on outside shooting. At kung madepensahan o alatin ang laro nito, ay wala na siyang magawa dahil wala na nga itong post-up move at depensa na po pwede niyang ma-contribute. Pero tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung magagawa nga bang ma-improve ni Caperal ang kanyang laro. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Jeremiah Gray, mapapaaga ang paglalaro sa Barangay Ginebra. Ito ang si Jeremiah Gray mga chong, ay nasa labas ngayon ng bansa para sa therapy sa kanyang injury. At ayon nga sa nakalap nating balita, ay bumubuti na nga ang lagay ni Jeremiah Gray at mabilis ang pag-recover nito sa kanyang injury. Magandang balita nga yan para sa Barangay Ginebra dahil mas maagang makakapaglaro si Jeremiah Gray ay mas maganda para sa kanilang kupunan. Lalo na ngayon na hindi na nga gumaganda ang laro ng kanilang scoring machine na si Stanley Pringle. Ito ang si Jeremiah Gray mga chong, ang expected na papalit kay Stanley Pringle once na mapaglaro na ito sa kanilang kupunan. Mas bata, talented at athletic player nga ito na bagay na bagay sa kanilang kupunan. Suwak na suwak nga itong si Jeremiah Gray para sa kupunan ni Coach Tim Cone dahil mahilig nga si Coach Tim sa mga versatile player at pasok nga sa kriteria na yan itong si Jeremiah Gray. Sa katunayan ay may pagkakahalin tulad nga ng laro itong si Jeremiah Gray sa kanilang resident import na si Justin Brownlee. Athletic at mayroong magandang outside shooting. Para sa akin mga chong, ay dagdag showtime itong si Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra. Makakasama niya nga dyan sila Japet Aguilar, Scottie Thompson at Justin Brownlee na pare-parehong athletic at may kakayahang buhayin ang Ginebra crowd. Bukod nga sa pagiging athletic, ay isa ito sa magiging potential gunner ng Barangay Ginebra. At the same time, ay defensive player din ito dahil sa kanyang napakahabang galamay. So ngayon, ay kapansin-pansin na hindi na masaya ang Ginebra coaching staff sa performance ni Stanley Pringle ngayong Philippine Cup. Dahil every other game, ay unti-unting bumababa ang naiko-contribute ni Pringle sa kanilang kupunan. Kaya naman, gusto nga ng Ginebra management na mapaaga ang paglalaro ni Jeremiah Gray sa kanilang kupunan. At ang expected nga nila ay pagtapos ng Philippine Cup ay ready na itong si Jeremiah Gray. Ayon nga sa mga source, ay okay na ang injury ni Jeremiah Gray. Kinakailangan na nga lang nitong tapusin ang therapy para maiwasang bumalik ang kanyang injury. Hindi na nga rin kakabahan ng Barangay Ginebra na baka magbago ang laro ni Gray dahil hindi nga nito pinapabayaan ang kanyang sarili. Para sa ano mga chong ay kailangan na ng Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray dahil unti-unti na ngang bumabagsak ang laro ni Stanley Pringle. Hindi na gaya ng dati ang laro nito at natatakot ng umatake sa loob ng shaded lane. Ano sa tingin nyo mga chong? Kailangan na ba ng Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray? O i-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At alam mo na, mabilis ang updates natin mga chong at hanggang sa muli.